Hello everybody, welcome to our channel. Everybody say hi, everybody say bye. Mm-hmm. Can I call you baby? Hello sa inyo mga kalababo, good morning, good morning, good morning. Kakigising lang natin. Today is another day. Kakatapos ko lang kumain. Ito yung niluto ni Mr. Kahapon. Kung nanood kayo ng vlogs. Kung nanood kayo ng last vlogs namin kahapon. Ito yung niluto ni Mr. Kain ko lang. Tapos ito nagagatas tayo mga kalampon. Kailangan natin uminom ng milk for the baby. Ayan. Si Mr. pala mga kalampon maaga. Natulog kasi kami kahapon. Kahapon kasi eye off niya. Kaya nga, di ba, naglinis kami ng garden kahapon. Tapos, yun na nga, nakatulog siya sa gabi. Mga 7 p.m. Hindi kahapon. Gabi na, 7 p.m. siya natulog. Tapos, 5 a.m. lang today siya gumising. As in, sobrang haba ng tulog niya. Which is good. Kasi minsan na lang talaga siya nakakatulog ng ganyan kahaba. Kasi, yun na nga, 12 hours yung duty niya. 6 days a week. So, isang araw lang yung off niya. Tapos, minsan sa off niya, meron pa kaming ginagawa. Yung ganyan. So, ngayon, maagang-maaga siya gumising. At, kumain na din siya mga kalabawal. Cereals. Ayaw niya kumain ng food. Alam niyo naman sila, diba? Pag breakfast, breakfast. Saan na yun siya? Wait lang, check ko siya. Baka nasa ano siya? Baka nasa garage. Good morning, titas and titos. I'm always active in the morning. I'm so excited to see you soon. Ay, Diyos ko, sobrang lamig. Si Mr. dun sa likod. Baka andito siya. Dito. Where is my hubby? Baka sa labas. Wala din siya. Sobrang lamig pa din sa labas, guys. As in, yung hangin niya, kahapon pa yan siya. Kagabi, parang ano ba, parang normal, parang hindi siya normal pa, parang may bagyo. Pero sabi nila, normal lang daw naman yan dito. Sobrang lakas ng hangin, guys. As in, nakaka-depress yung hangin. Sobrang lamig pa naman. And today, mamaya, may work si Mr. ngayon. Mamayang 6 p.m. pa yung work niya. Pero this morning, pupunta kami ng Highway Comb. 1 hour away from here ata. Yun siya mga kalababol. Pupunta kami dun kasi, pupunta kami dun sa parang charity or nabibili kami ng mga, ano, yung mga closet, yung mga aparador. Kasi doon sa bagong bahay namin nalilipatan namin. Eto kasi dito mga kalababol, ang dami naming closet, ang dami naming cabinets. Kaya lang, yung nakadikit siya sa wall ba, kaya hindi siya namin pwede madala. Sinabi ng owner na lahat ng mga gamit dito, pwede namin dalhin doon sa bagong bahay namin. So, dadalhin namin yung mga etong table, ayan dyan, yung mga cabinets na nakukuha, na nadadala, dadalhin namin. Kaya lang dun sa kwarto namin, wala siyang cabinet. So, kailangan namin bumili ng closet para sa mga damit namin ba. So, mamahal ng mga closet, kaya nagtatry kami pumunta doon sa, ano, parang sa charity shop. Yung nagbebenta ng mga, ano, ng mga kahit ano, pero sa murang halaga lang. So, doon namin, tatry namin pumunta doon. Kung meron kami makikita. Ay, nako. Tapos, after doon, pupunta kami ng Waitrose.
Napapunta kami ng Waitrose, mga kalababal, kasi meron kaming gift card doon. Meron kaming gift card na 100 pounds kasi nung nagtatrabaho pa ako, meron kaming reward na 50 gift card. Kada isa, 50 pounds gift card. At nasama ako doon, mga kalababal, o, diba? Nasama ako doon, si Mister, meron siyang 50, sa akin 50. So, pwede namin siya gastusin sa kahit anong partners ng Waitrose. Ayan, so, kahit anong partners ng Waitrose. So, yung aming gagamitin namin siya sa grocery, sa mga pagkain namin. Yun. Yun lang yung ganap natin today. Wait lang, maghuhugas muna ako ng pinggan, guys. Balikan ko kayo later. I-charge ko lang tong phone ko, okay? Bye-bye! Squirrel! Oh, nagtago siya. Yun. Gustong-gusto talaga yan ni Mr. ang squirrel, mga kalababa. Gustong-gusto niya yan. Uy, saan ko pupunta? Wala na, blurred na. So, mga kalababa, magsisiting na tayo dahil tayo magchichika-chika. Ay. Agay. Don't mind na lang sa mga nakasampay dito kasi nga masama yung weather sa labas. Hindi tayo pwede magsampay sa labas kaya dito na lang namin sinampay. Kasi walang chance, mga kalababol, na matutuyo yung mga nilaban natin pag isampay natin sa labas. So, sobrang namang malamig masyado. Siguro matutuyo siya sa hangin pero baka sa kapitbahay mo na makikita yung mga damit mo. Diba? So, ayan na. Magsisitin tayo ngayon kasi ang pag-uusapin natin ngayon, pag-uusapin natin ngayon ay tungkol sa aking pagbubuntis o pregnancy update from first trimester. Update ba yun? Basta pag-uusapin natin yung pagbubuntis ko from first trimester until now. Yung first trimester ko naman, mga kalovable, hindi ko alam kung maselan itong pagbubuntis ko. Feeling ko naman hindi. May sinasabi din na ba na maselan? Sa akin naman, hindi siya maselan, mga kalababol. Kasi, never naman akong nagsuka. Yung nakikita ko talaga sa mga, madalas sa mga buntis na nagsusuka. Yung, parang hindi na nga nakakakain. Suka na lang nagsuka. Yung may pangit sa pang-amoy. Wala naman akong experience dun, mga kalababol. Kaya nga, hindi ko nalaman talaga. Kung hindi pa talaga ako nag-pregnancy test, hindi ko talaga malalaman na na preggy ako, mga kalababol. Alam nyo ba, hindi ko talaga sinadya na mag-pregnancy test, mga kalababol. Basta bumili na lang ako sa Amazon. Nung ano pa yun, last year pa yun siya, mga kalababol, nung nawala yung first baby namin. Hindi kasi ako maabot ng second trimester sa first baby namin. First trimester lang. And then yun na nga, nawala yung baby natin. Ayan. Then, after a month noon, bumili ako sa Amazon ng pregnancy test siya. Pero, yung pinakamurang pregnancy test, yung mga sticks lang. So, marami akong ganyan. So, pag nakikita ko yan, mga kalababol, feeling ko, unlimited akong mag-pregnancy test. Kung kailan ko gusto. Kasi, siguro sa isang pack, mga kalababol, 15 ata na sticks or 20 sticks. Ayan, mura lang yun siya, mga kalababol. 3 pounds lang ata yun siya nabili ko sa Amazon. So, ayun na nga. Nung January, na-delayed ako ng 1 month. Mag-1 month na-delayed ako. Kaya, nag-pregnancy test ako first. And then, it turns out negative. And then, after a week, mga kalababol, yun na nga, sabi ko, feeling ko talaga na parang unlimited yung pag-pregnancy test kasi nakikita ko palagi yung pregnancy sticks na yun, yung feeling ko gusto ko siyang gamitin araw-araw. Parang feeling ko gusto ko siyang gamitin araw sa dami niya. So yun na nga, after a week noon, nag-pregnancy test ako uli nga, guys, nakuha na talaga. Ulat talaga ako, guys, kasi hindi ko talaga siya parang feel ko lang na mag-pregnancy test. Pero hindi talaga ako yung parang umaasa. Umaasa na buntis ako, na feeling ko buntis ako, ganyan. Hindi talaga, guys. Nalaman ko na buntis ako, mga kalababol. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko. Na
Ayun na, nagulat talaga ako. Pati si Mr. Makalababol kasi. Nagulat talaga si Mr. Kasi yung first, pinakita ko din sa kanya. Tsaka negative din. And then yun na nga, yung second, meron. Nakita ko yung video the last time sa inyo. And then the third again, kinabukasan noon, nag-try ulit ako. At ayun na nga, positive. Positive talaga, guys. And after noon, yun na nga, sinabi ko, nakwento ko sa last vlogs ko na, ayun na, nag-quit na tayo ng work. So, ayun na. And, yung tummy ko na yun ay, 2 months na siya, mga kalababol. 2 months na yung ating tummy nung nalaman ko na pregnant tayo. At saka, so far naman, mga kalababol, nung first trimester ko, hindi talaga, wala talaga, mga law, wala akong signs na feeling ko buntis ako. Yung ano kasi, mga kalababol, yung soreness ng breast, naman, lagi ko naman kasi yan na-feel mga kalababol kung dadat na na ako. Yung ganong feeling din. So, hindi ako nag-expect na yun din pala yung symptoms na buntis ako kasi yun din yung feeling eh na kung dadat na ako, masakit yung likod ko. Ganyan, yung dito sa may balakan ko, masakit. So, pareho lang siya nang dadat na ako. Kaya hindi ako nag-expect na yun na nga, na buntis tayo. And then, ayun, sa symptoms, nalaman ko na buntis ako mga kalababol, nag-aantay talaga ako palagi, yung feeling na nasusuka, yung magsusuka ka, yung dating gusto mong pagkain, tapos naamoy mo, yung dating gusto mong pagkain, tapos pagbuntis ka, ayaw mo na, ayaw mo sa amoy na ganito, ayaw mo sa mga, ganyan, yung parang, ano ba, yung parang na, ririnig ko all the time sa mga buntis na ganyan. So, inaantay ko talaga yun siya. Pinabantayan ko yung sarili ko, pinapakiramdaman ko yung sarili ko na ano ba, ano. Pero never talaga mga kalabo. Never ako nagsuka sa first trimester ko, even up to now. Never ako nagsuka. Pero yung feeling lang na nasusuka ka, yun lang, hanggang dun lang. And then sa mga amoy naman mga kalabo, okay naman ako. Wala naman akong kinainisan amoy. Wala naman, pero one thing lang na nag-change mga kalababol, ayaw kong kumain ng itlog. Yun lang yung ayaw kong kainin. Parang, hindi naman sa hindi ako makakain ng itlog. Siguro kung no choice, nakakainin ko yan. No? Tapos, hindi ko na, kaya ko naman siyang amuyin mga kalababol. Ako pa nga nagluluto para kay Mister. So, yung parang ano lang, yung parang, yung mood ba? Yung mood mo na, pagdating sa itlog, parang nawawalan ka ng ganang kumain. Yung ganun na feeling. Hindi naman ako naglilihi ng mangga. Though, palagi niyo ako nakikitang kumakain ng mangga. Kasi, even na hindi pa ako buntis mga kalababol, paboritong-paborito ko na talaga yung manggang hilaw na may ginamos. So, parang hindi ko na yun siya kinoconsider na pinaglilihian ko. Kasi, kahit hindi ako buntis, pinaglilihian ko na talaga yun yung mga kalababol. Ang manggang hilaw. So, yun. At parang wala. Parang wala talaga akong parang struggle talaga masyado. Na ano. Yung pinaka-worst lang siguro na symptoms ay yung sakit ng ulo. Ayun, mga kalababol. Madalas talaga yung sakit ng ulo. Yung parang mabiak yung ulo mo. Yung parang hindi mo talaga kakayanin na may ginagawa ka. Kailangan mo talaga mag-stop ng kung ano man yung ginagawa mo mga kalababol. At as in humiga, sensitive yung mata ko sa light, yung parang ayaw kong makakita ng kahit anong ano maliwanag kasi masakit, lalong sumasakit yung ulo ko. Yun lang talaga yung pinaka-worst na symptoms sa akin. At saka minsan lang naman sumasakit ng likod ko. So yun lang yung ating ano, yun lang talaga yung mga symptoms na nararamdaman ko. And then meron pang isa mga kalababol. Sobrang nag-worry talaga ako. As in, nag-panic ako masyado mga kalababol. Siguro yung, ano, yung chan ko, mga 16 weeks siguro ako noon. Ayan. Kasi nung first trimester, yung chan ko ay bloated talaga siya. As in, malaki na feeling ko. Nanonood ako ng mga video sa YouTube ng mga first trimester, yung chan nila. Parang hindi pa talaga kita yung bump. Akin naman mga kalababol, kitang-kita na talaga yung bump ko sa first trimester. Tapos feeling ko bloated na bloated. At saka hindi ko din naman alam na bloated lang yung nararamdaman ko mga kalababol na malaki. Kasi nga, di ba,
buntis ako, normal lang nalalaki yung chan ko. At saka iba-iba naman yung ano, iba-iba naman every pregnancy or every women na nabubuntis, iba-iba naman tayo ng nararamdaman o iba-iba naman tayo ng chan. Yung mga katawan natin, iba-iba naman. So siguro sa akin, malaki talaga yung sa ating first trimester. And then, 16 weeks, makakalababong nagpanik ako ng sobra kasi pagising ko ng umaga, as in flat yung chan ko, makakalababong, as in flat. Nawala yung aking tummy, nawala. Hinimas-himas ko yung ano ko, makakalababong, yung dede ko, kung masakit ko ba siya. Kasi the whole time, makakalababong, masakit talaga yung ano ko, yung dede. Parang sore, ano ba, ano ba tawag nun? Basta masakit yung ating nipple at yung dede natin, makakalababol. Yung parang binat na masakit. Yun talaga yun siya the whole time na pregnant ako. At saka yung belly ko ay feel bloated talaga siya the whole time. Tapos nung 16 weeks ko, pagising ko, makakalababol, as in flat yung tummy ko. Sinimas ko yung dede ko. As in, hindi na siya masakit. Yung parang ano na siya, parang normal ba? Yung feeling na hindi ka na buntis. Yun na yun yung nararamdaman ko. Yung kaba ko talaga, makakalabog. Pabalik-balik ako ng CR. Sinisilip ko yung ano, kung meron ba tayong simba ko lang, spotting, sa mga ganyan. Kasi yun yung nangyari sa akin. Kasi nga, makakalabog, sobra talaga yung trauma na. Kasi nga, nawala na tayo nung una. Tinawagan ko ng ilang beses yung ating midwife, mga kalabol, na ano na ako, napapraning na ako, sobrang search ko na sa Google. And the worst pa, hindi pa siya nagre-reply nung ganun, kasi maaga pa talaga masyado nung tinawagan ko siya. Sobrang ano lang, sobrang napraning lang ako masyado. And then, ayun na nga, nag-reply yung midwife natin. Nag-reply siya, niya, every pregnancy different daw. Tapos, normal lang daw yun siya sa mga buntis na second trimester, pagdating ng second trimester ay unti-unti nang mawawala yung ating mga symptoms ng pagbubuntis. Ako, na-relieve ako doon, mga kalabol, sa sinabi niya kasi sobra talaga ako nag... And then, yun na. Flat na yung tummy. Hindi naman siya flat, no? Pero as in, parang half ng chan ko yung... Half ng lobo ng chan ko yung nawala. And then, after two days nun, bumalik na naman siya, mga kalabol. Bumalik naman yung sakit ng ating dede. Bumalik naman yung ano natin, yung tummy natin. Until now. So, ngayon naman, na nasa 20 weeks na tayo, coming to 21 weeks. In 2 days, mga kalababol, 21 weeks na tayo. Yes. So, in 2 days, 21 weeks na tayo. Ayun pala, sa first trimester ko, medyo feeling na nahihilo. Isa din yun sa symptoms ko na feeling nahihilo ako no first trimester. Pero ngayong second trimester, wala na. Hindi ko na naranasan yun. Hindi na ako nahihilo. Ayan. And then, hindi na din ako feeling na nasusuka. So, yun yung wala na ngayon. Pero yung sakit ng ulo, andyan pa din. Madalas, mga kalababol, na sumasakit yung ulo ko. Sinasabi ko yan sa midwife ko, pero okay lang naman daw. Kasi normal lang naman daw na sumakit yung ulo natin. Kasi isa daw din yan siya sa symptoms ng pregnancy. So, ayun lang. For now, ayan. Sobrang happy natin kasi, ayan. So, sa baby, kita ko na sa inyo. Ayan. So, 20 weeks and 5 days si baby. Hi! Napansin ko ito sa baby ko kasi nung 18 weeks pala, may nararamdaman na ako, mga kalababol, na parang sipa-sipa dito sa may baba. So, banda sa may baba ng pusod ko, mga kalababol, may nararamdaman na ako ng sipa. Pero, nababasa ko kasi sa Google na mag-i-start ka, ma-feel nun, is 18 to 20 weeks. Pero, mostly daw ay 20 weeks mo daw yung siya ma-feel. Pero, may na-feel na talaga ako 18 weeks pa lang, mga kalababol. Hindi lang ako sure kung nauutot lang ba ako o yun na yun siya, mga kalababol, o may gas lang. Pero, ayun na nga, pagka 19 weeks, ganun pa din. Pero ngayon, 20 weeks na, mga kalababol. Nararamdaman ko na talaga si baby na
sumisipa. Nararamdaman ko na siya, pero hindi talaga yung malakas masyado na as in mababakat talaga dito sa my skin natin. Nga gusto ko sana na ipahawak kay Mister. Yung parang nagsisipa-sipa siya. And then napansin ko sa baby natin makalovable na morning person siya. Morning baby siya. Pag umaga, panay yung ano niya. Panay yung ang likot-likot niya sa tiyan, nafi-feel ko. Ang likot niya yung sipa niya dito. Minsan naman, minsan dito ko mafi-feel yung sipa. Tapos, mamaya-maya, dito na naman banda. As in, makakalabable yun. Na-fi-feel ko na siya. Pagkahapon naman makakalabable, parang wala. Hindi ko siya nafi-feel. And then, paggabi din, ganyan, malikot din siya. Pero mostly talaga, sa umaga, ang likot niya sa umaga. Isa din pala din yun sa mga symptoms kung makakalabable. Siguro mga 100 beses ako pabalik-balik ng CR. Naihi, sobrang naiihi. Yun yung ating symptoms. Hanggang ngayon naman makakalabable. Yun pa din yung nafe-feel natin. Pabalik-balik tayo ng CR. Yun. Yun lang guys, yung ating ano today. So far, yan yung ating update. Walang problema sa ating pagbubuntis ngayon guys. Di tayo masyalan, chokes lang, wala. Medyo nafe-feel ko lang talaga ngayon. Nafe-feel ko na talaga yung struggle sa bed. As in, hindi ko na alam kung saan. Ito sa left. Kasi ako makakalabable. Ano talaga ako, makadapa ba? Yung natutulog ako, nakadapa talaga ako nung hindi ako buntis. Dapa or nakahiga. Minsan lang ako tumagilid, makakalabable. Kaya ngayon, hindi na ako pwedeng tumahaya. Mas lalong hindi tayo pwedeng dumapa, makakalabable. Kailangan talaga natin na side by side. Left side, kumbaga yung nire-recommend ng doktor. Pero pwede naman daw na sa right side paminsan-minsan, pag napapagod ka na sa left. So, yun na nga, makakalabable. Ayan yung struggle ko ngayon. As in, sobrang nahihirapan na akong matulog. Yung gumalaw ako, parang nahihirapan na akong huminga pag gusto kong lumipat doon sa ano. So, yun lang naman. Yun lang yung ating update for now. So far, so good. So, maraming salamat. Tatapusin ko na ito, makakalabable. So, maraming salamat sa inyo, guys. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo kung meron kami mga bagong video. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa mga bumate, makakalabable. Maraming salamat.